sa nakikita gap sa pagitan ng Bangsa Moratanos Region in Muslim Mindanao at ng Cotabato City Government sa mga panayam, sa social media, at sa mga conferences at mga press statement, nakikita itong malaking gap. Lalong-lalo na ngayong panahon ng krisis, ay kinakailangan sigurong i-bridge yung gap na yan sapagkat ang ating pong pakay ay wala ba kundi yung common good, yung ikabubuti ng ating mga mamamayan. Dapat kilalanin ng bawat jurisdiction ang tinatawag nating patungkulan ang kanilang mga aksyon sa ikabubuti ng mga mamamayan at ng kanilang mga constituency. Malalaman po natin yung competence ng local government na dapat igalang kahit ang national government, at ganun din kinikilala natin ang competence din ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siguro para ma-bridge ang gap na yan, ang unang dapat gawin ay magtigil siguro tayo ngayon, yung mga followers, mga leaders, yung mga nag-release po ng mga statement, ang tinatawag na moratorium sa pagbibigay ng mga statement na makasisira o sabihin natin magda-down ng either the city government o ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dapat kilalanin po natin at irespeto ang isa't isang jurisdiction at competence, at mag-umpisa po tayo sa pag-control sa ating mga sarili, pag-control po sa ating mga statement upang sa ganoon hindi mapalawak ang tinatawag nating gap. Ay garwa siguro ay dapat nating yung ating point of ating arrival. Ang ating pong point of arrival ang mga mamamayan. Ano ba ang ikabubuti ng mga mamamayan? Ano ba ang ikabubuti sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga pagkain at kanilang mga supply? Dapat yung dalawang structure of government ay nagtutulungan at nagkakaroon po ng magandang cooperation at coordination upang sa ganoon po naman ay ang point na sabihin po natin ng unity, ng convergence ay yung mga taong pinagsisilbihan o pinaglilingkuran. The city government is mandated and responsible sa kanyang constituency, at ganoon din po yung level po ng region ng Bangsamoro Autonomous Region. Dahil po doon, ang dapat na maging convergence ay yung mga tao at kanilang kabutihan o yung common good. Ang pangatlo naman siguro, palagi ko naman, dapat maging sober tayong lahat, ano? At maging rational, at wala man pong hindi na pag-uusapan sa magandang paraan. As a matter of fact, yung mga peace talk, mga negotiation, isang pagkilala, sabihin natin, ng sobriety at ng sabihin natin na negotiation means open tayo, reasonable, at napag-uusapan ang ating mga solidarity problema. Yun ay napakalaga. Sapagkat sa pamagitan lamang ng pag-uusap na mabibig po natin yung growing gap between the city government and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pangapat na napakalaga siguro ay hindi na po ngayon panahon ng partisanship na tayo ay pro-BAM o for city government, kundi tayo pro-people at tayo maging partners sa pagharap ng krisis ng coronavirus. Hindi po ngayon ang panahon sa pag-criticize, ang panahon sa pagsira, ang panahon din po natin na pag-point na mali ang ginagawa ng isa. Siguro ngayon, purihin natin ang bawat isa at i-respect natin ang bawat isa, at ang lahat ay maglagat patungo sa ganyang convergence. Sapagkat tayo naman ay magkakasama dito sa Cotabato City, magkakasama rin po tayo sa region, magkakasama po tayo sa Mindanao. We need each other and we are tied to each other. Yun po ang napakalagang alamin natin upang sa ganoon ay mapaalis natin itong gap na ito. Pero ito po ay call ng leadership ng city government as well ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
Dahil dito siguro kailangan na mag-usap ang ating buting mayora at ang butihin nating interim chief minister. Sila lamang pong dalawa ang pwedeng sabihin natin marimedyuhan itong growing gap. Kaya maraming salamat po at good morning. Mga komentaryo at opinion sa nagbabagang usapin ng bayan. Issue ngayon! Issue ngayon! Ngayon! Father Eliseo Jun Mercado sa kanyang komentaryo sa isyu ngayon sa araw ng Lunes, nakasentro sa lumalaking gap o malaking gap sa pagitan ng pamahalang lungsod at ng BARM government. Kasunod ng iringan, hidwaan, especially sa social media, no? At nitong Sabado nga, naglabas ng panawagan, apila, ang grupo ng mga CSOs at mga NGOs, karamihan eh nakabase dito sa Cotabato City at sa Maguindanao. At para sa kabatiran ng ating mga kababayan na hindi gaanong sumusubaybay sa mga usapin sa social media, nais naming ibahagi sa inyo ang panawagan na atin ang naiulat itong Sabado sa ating himpilan. At ganito ang sinasabi, and I quote, maigsi lang naman ito: "An appeal for understanding and cooperation among our leaders in the BARM and Cotabato City. We, the NGO and CSO communities, like you in the government, the duty bearers, the duty bearers and the citizens at large are deeply concerned and worried about the uncertainty of the people's safety and well-being under the present health crisis brought about by the pandemic COVID-19. We are in a precarious situation fighting a formidable and unseen enemy where many people had already been victims and each of us a potential one. Many people have lost their lives, including those who wanted to save other people's lives. Our frontliners and still many are in critical situation in hospitals. Those who value life feel that every person who dies of the virus is already too many. The statistics show already hundreds of people in our country who perished alone due to the virus infection without their loved ones by their side. Yet the cases continue to rise day by day, and we don't want to be part of that statistics. The indirect victims are thousands of families who are confined at their homes, who lost their means of living, and whose lives are at the mercy of relief goods. Families with senior citizens, lactating mothers, persons with disabilities, and abandoned children suffer the most. We Cotabateños can fight the enemy by working together, providing updated and relevant information on preventing the spread of the virus. But most importantly, we need to pool our resources together, our wisdom and extra efforts supplementing each other to support the basic needs of our suffering citizens. Political leaders, government officials, religious leaders, and civil society groups and the media must work together to face the challenges of the present crisis. Together we can help impose discipline to follow protocols and guidelines. We have available resources at hand, and when fairly shared among our people can last till the time the enhanced community quarantine is lifted. It is for this reason that we appeal for understanding, coordination, and cooperation among our leaders in Cotabato City and the BARM, taking the human side of the law so that we can help overcome the difficulty being experienced by our people due to the lockdown and the potential threat of infections. We urge our leaders to sit down as a problem-solving team so that they can come up with agreed solutions to ease the problems of our people. As leaders, it is our primordial responsibility to protect the lives of the people by providing them safety and their basic human needs, especially during times of crisis like what we have today. Tao muna bago ang lahat. Let us leave the past behind, no blaming, and work for a desired solution to the common crisis. Let us set aside the politics. Our people are begging for more help,
We will lose nothing but win everything if we make a one-people approach to the crisis. We reiterate our earnest appeal for cooperation among the leaders, particularly leaders of the BARM and the city government of Cotabato. Please talk to each other. Don't talk against each other. We also appeal to the netizens to refrain from making unnecessary statements in the social media that can only sow intrigues and hatred. It is still a long way to go, and as the saying goes, if you want to go near, walk alone, but if you want to go far, walk with others, quote unquote. We will win the fight and overcome the challenges when we work together. Very sincerely, Consortium of Bangsamoro Civil Society, CBCS, Katuntaya Foundation Incorporated, KFI, United Youth of the Philippines for Peace and Development, UNIPAD, Kadtabaga Foundation Incorporated, Interfaith Action Network for Peace, UNIFIL Women, at Bangsamoro Center for Just Peace Incorporated, or BCJP, unquote. Ano, yun po yung kabuuan ng kanilang apela. Ang tanong, sino ang pwedeng mamagitan? Bonot! Brigada! 13 minutes back.